Pinagmamahalan mo, Diyos ang lingkod mo, na nagbabalik loob sa iyo. Pagamat di marapat ay dumudulog sa'yo upang makamta ng awa mo. Ang diwa ko'y naninim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitigman ang awa mo? Kailan tatamuin ang patawad mo? Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Miyerkules ng Abo, ang simula ng ating 40 araw na paghahanda para sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ipanalangin natin ngayong araw na ito na tayo ay punuin ng pag-ibig ng Diyos, Kanyang isinagawa ng mag-alay ng buhay sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimula namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo. Sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana.
Manangis kayo at manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami humakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kaya. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag na ninyong adlangan ang pagsasakatuparan ng miti kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakiingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto at saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno ka, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Bakit ka gumagawa ng mabuti? Bakit ka nagbibigay? Bakit ka tumutulong? Bakit ka gumagalang? Bakit ka nagiging mapagmahal? Bakit ka gumagawa ng mabuti? Ngayon po ay Miyerkules ng Abo, simula ng Kuwaresma. Bakit po ang dami ninyo ngayon? Magpapalagay kayo ng abo. Bukas, maglalagay uli kami ng abo para marami uling tao bukas. Abo lamang pala magpapasimba sa inyo eh. Kalamihang sakit natin, sisimba kasi magpapalagay ng abo. Father, gagandahan mo po ang krus sa aking noo ha. Yung magandang-magandang krus kasi po mamaya ay imamayday ko iyan. Oho, abay, dapat to'y maganda. Pag, wag, kaya hindi ako napunta dun sa lay minister na matanda na eh. Abay, kakatal-katal na. Iba kapag punta sa noo ko'y tuldok na lamang yan. Dapat to'y maganda, Father. Kasi po ay ipapakita ko po yan sa aking mga friends, sa aking mga followers. Eh kung gusto ninyo ng abo, kahit linggo-linggo aabuhan ko kayo. Sumimba lamang kayo. Eh ang sakit natin eh. Nasimba kapag ka ganitong may mga ipapakitang magaganda sa social media. Tingnan nyo mamaya, ngayong maghapon, ang social media puno ng mga noo na may cross. Yun yung sinasabi ni Jesus sa mabuting balita. Mga mapagpaimbabaw. Sinasabi ba nating bawal mag-post ng cross mamaya sa social media? Hindi. Pero sana sa pagpapakita ng ganitong mga bagay, abay dapat ito ay nakikita rin sa ating pamumuhay.
Yun ang tanong ko kung bakit kayo gumagawa ng mabuti. Eh kung ikaw ay tumutulong para makilala ka ng iyong kapitbahay na matulungin, mali. Napasalamatan ka na. Napalitan na ang iyong ginawang mabuti. Kung mamaya pag naglimos sa mga kolektor, nakataas pa ang iyong 1,000, talagang mataas na mataas para makita ng iyong mga katabi, aboy, 1,000 ang bigay na rin. Mayaman siguro, are. Mali! Kung ikaw ay tumutulong sa iyong kapitbahay para paghingi mo rin ng tulong, ikay tutulungan, ay mali. O kung ikaw ay nagdadasal ngayon, kung ikay magpapaabo, para masabi ng iyong mga kasamang kagaling mo, nakapagpaabo ka, tinanggap na natin ang ating gantimpala. Anong paalaala ng Panginoon ngayong simula ng Kwaresma? Yung ating ginagawang panlabas dapat nagmumula sa loob. Yung ating ginagawang mabuti dapat hindi kailangang humihingi ng kapalit. Pagod na pagod kang magtrabaho. Ako na lamang lahat. Ako na lang ang naglalaba. Ako pa ang magluluto. Ako pa maglilinis ng bahay. Wala na kayong ginawa. Pagod na ako. Hindi niyo pa ako pinasasalamatan. Eh kaya ka ba gumagawa para pasalamatan ka? Eh sino gagawa niyan sa inyong pamilya? Alam namang inyong kapitbahay? Minsan, may mga bagay na ginagawa natin kasi gusto nating makilala tayo. Inailagi yung paalaala sa mga server na are. Kung kayo'y naririto para sabihin sa ibang mas magaling ako sa inyo dahil ako'y nakaputi, ako'y nagseserve sa pambansang Dambana, tumigil na ng pagsiserve. Alam ba ninyong maraming gustong magserve dito? Maraming nagme-message, Father, pwede po kaming magserve dyan sa National Shrine? Bakit po? Ay gusto ho naming maranasan mag-serve sa National Shrine? Ang sagot ko ay, ibagang Kristo ang narinis sa aming simbahan tsaka dyan nasa inyong simbahan? Minsan, ginagawa natin para tayo'y makilala, para tayo'y maging sikat. Ay di napalitan na ang ating ginawa. Ang paalaala ni Jesus, manggaling sa puso ang mga gawang mabuti. Sayang ang pagsimba, sayang ang inyong pagpapaabo ngayon kung pag-uwi sa inyo mamaya, kasing taray ka pa rin ng kahapon. Sayang ang magandang krus sa noon ninyo kung pag-uwi mamaya, galit ka pa rin sa iyong kapitbahay. Kung hindi mo pa rin pinapansin ang iyong ina, kung galit ka pa rin sa iyong kapatid. Kung nagchichismisan pa rin kayo ng iyong kapitbahay, sayang ang lahat ng ito. Dahil ang mga gawang panlabas na ito, kung hindi manggagaling sa loob, na tanging Diyos lamang ang nakakaalam, wala na tayong hinihintay na kapalit, wala na tayong gantimpala. O Valentine's ngayon, di ka po? Ay bawal ngayong kumain ng karne. Diga? Bawal ang karne. Bawal ding kumain ng busog na busog lahat ngayong maghapon. Ang sabi ng ating turo, kapag Miyerkules Santo at Biyernes Santo, isang beses lamang kakain ng busog. Ay may date kayo pagkatapos dito. Anong kakainin ninyo? Gulay. Father, may date ho kami ng aking asawa. Valentine's ho ngayon. Bilisan nyo na hong mag-homily. At baka kami madamihan ng tao sa SM mamaya. E pagkakayan ang inyong iniisip, edi wala na. Wala nang gantimpala. Napakagandang pagdiriwang. Araw ng mga puso, araw ng pagmamahal, pero Biyernesan ay Merkules ng Abo. Sapagkat ang lahat ng pagmamahal na meron tayo ay nakaugat sa iisang pagmamahal na ipinakita ng isang taong iisa at laging tunay ang pagmamahal sa atin.
Dige biruan nga po. Kasarap maglagay ngayon ng abo sa noon na hugis puso. Sapagkat ang puso at ang krus ay parehas. Kaya may krus dahil sa pagmamahal. Dige kaganda noon. Kaya salamat sa inyo. Salamat sa inyo na bago kayo nag-date, sumimba muna kayo. Yun ho ang maganda. Hindi yung lagi ng ang agad ng inisip kung saan magde-date. Bukas na kaya ang SM, saan kaya tayo magde-date ngayong maghapon? Saan kaya tayo magpapalipas? Sumimba muna, tama. Sapagkat yung krus na yan, yan ang pinakadakilang tanda ng pagmamahal. Kung ang pagmamahal ninyo bilang mag-asawa, ang pagmamahal ninyo bilang magsyota sa isang isa, ay hindi manggagaling sa pagmamahal na yan, mapapagod kayo. Mananawa kayo. Magdududa kayo. At pagdating ng mga panahong yon, yun, hiwalay. Tulad ng hiwalayan ng mga bagong artista. O, tanyo? Sabi sa inyo, pagkatsismisan, buhay na buhay kayo. Ay, nakatungo na kayo kanina pa eh. Nung sinabi kong hiwalay ng artista, talagang tunghayan kayo lahat eh. Pero kung ang lahat ng pagmamahal hindi galing sa krus ni Kristo, mapapagod ka. Taas ang kamay ng mga mag-asawa. Taas ang kamay. O, mag-asawa na, magkahiwalay pa kayo. Diga, lagi kang masaya ang inyong buhay pag-aasawa. Hindi. Minsan nagtatampo, minsan nagdududa. Pero ba't hindi kayo naghihiwalay? Yun ang tunay na pagmamahal. Yun ang pagmamahal ng Diyos. Yun ang pagmamahal ni Kristo. Kaya kayo mga bagong nagsisimula, yung mga unang magde-date ngayon, Father, una po naming Valentine ito. Siguraduhin ninyong ang inyong pagmamahal ay galing sa pagmamahal ng Diyos. Upang dumating ang mga pagkakataong parang gusto mong sumuko, upang dumating ang mga pagkakataong parang gusto mong manawa, kapag pagod ka na, iisipin mong ang Diyos kailanman hindi nanawa, hindi napagod, at hindi tatanggi ng pagmamahal sa iyo. Yun ang diwa ng Miyerkules ng Abo. Mamaya sa paglalagay ng abo sa ating mga noo, maaaring minsan ay hindi maganda ang krus, minsan malabo, minsan malinaw, malaki ang iba, maliit ang iba, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalagay ang tanda ng abo na iyan. Yan ang tanda na paalaala na kahit ikay makasalanan, galing ka sa lupa, babalik ka diyan, pero mahal ka lagi ng Diyos. Yun ang sinasabi ng liham pastoral ng arsobispo ngayong Miyerkules ng Abo. Ang pagpapakumpisal at ang pagkukumpisal, ang laging pagkakaroon ng pakikipagtagpo sa Diyos ay dahil lagi sa pagmamahal. Nawa po sa banal na misang ito, sa lahat ng pagmamahal at pakikipag-ugnayan at pakikipagrelasyong meron tayo, gawin natin ito'y mag-ugat lagi sa pagmamahal ni Kristo. Hindi napapagod, hindi nananawa, hindi tatanggi, magpaka-ano-ano at magpaka-sino-sino ka man. Hilingin ninyo kay Kristo mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, ngayon pong Miyerkules ng Abo, habang tinanggap ko at tatanggapin ko ang sagisag ng aking kababaang loob, punuin mo po ako ng pagmamahal. Yung pagmamahal na hindi mananawa, hindi mapapagod, hindi titigil, upang itong pagmamahal ay akin ding maibahagi sa aking kapwa. Ngayon po tayo ay maglalagay ng mga abo sa ating noo. Paglapit sa inyo ng mga ministro, sasabihin sa inyo ay magbagong buhay ka at sa mabuting balita ay sumampalataya. O kaya naman ay ikaw ay lupa o ikay alikabok at sa alikabok muli kang magbabalik. Pagkatanggap po ninyo ng alikabok ng abo sa inyong mga noo, babalik ng tahimik sa ating upuan habang lagi nating pagninilayan
ang kababaang loob na ito sa pagsisimula ng panahon ng Kwaresma. Gagawa po tayo ng pila ng parang sa komunyon. Ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bakos pati sa mga salitang nagmumula sa si tayong mataos, halin at magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, sa puso. Ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bakos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay mag-iyak Panginoon, inyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ngao hindi lamang sa tinapay na sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang aming pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoon. Tinapay na bubuhay, bakos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Kami magbabagong upang aming paghanda ang oras ng kamatayan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan.
Tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bakos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Kami yung kahabagan, oong kami tulungan, alang-alang sa iyong ngalan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayong mataos, halin at magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayong maniklod ng mayabot sa puso. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bakos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay mag-iyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bakos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay mag-iyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bakos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon.
kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoon aming mahal, patawad ang kahilingan ng iyong bayang inirang. Ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bakos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tinapay na bubuhay, bakos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Hindi lamang sa tinapay na buhay, bakos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa't bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadali sa inawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao'y lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami. Sa lahat ng masama, hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayo lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kahirapan masama ay
ay mapaglabanan sa ayuno't pagdarasal. Ngayon nga sa 40 araw. Panginoon, iyo pong hugasan lahat ng aming kasalanan. Sa amin ay likhain bagong puso at damdamin. Ngayon nga sa 40 araw, sa amin ay likhain bagong puso at damdamin. Ngayon nga sa 40 araw. Ang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa pag-inom ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Saan sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang mod ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa pag-inom ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ng Hesukristo.
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at paspasan, magiganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid ng ating simbahan, may makikita kayong Pilgrims Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong pangalan at ilang hinihinging detalye. Ito po'y tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Kung kayo po'y mga OFW, mga balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Record Book. Malaking tulong po ito sa ating isinasagawang aplikasyon upang maging isang pandaigdigang dambana para sa Asia. Ikatlo, at sa lahat po, ngayon pong maghapon ay Miyerkules ng abo, mayroon pong paglalagay ng abo sa lahat ng misa hanggang mamayang hapon. At tuwing Biyernes, ngayong panahon ng Kwaresma, tayo'y magkakaroon ng istasyon ng krus tuwing alas 3 ng hapon. Kayo po'y inaanyayahang makiisa. At tayo po bilang isang dambanang itinilaga ng Arsobispo ngayong umagang ito bilang Center for Reconciliation sa Arsidiosis ng Lipa, magkakaroon tayo ng regular na kumpisal tuwing Sabado, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali, at tuwing 23 ng buwan, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 at alauna hanggang alas 3. Ngayong buong panahon po ng Kwaresma, kung kayo nais mong umpisal, kayo po'y makipag-ugnayan lamang sa ating mga tagapaglingkod. Paalaala po, ngayong araw na ito ay araw ng abstinensya at pangingilin. Doon sa mga may kakayanan, tayo po'y umiwas mo ng kumain ng karne ngayong araw na ito. Baka naman nga kayo hindi magkakarne, pero ang uorderin nyo naman may mga sugpo, mga lobsters, ay parehas din ho ang presyo na yan. Ano? Ang gusto sa atin ng simbahan ay yung ating matitipid ay maitulong natin sa nangangailangan. Yun po ang diwa ng pag-aabstinensya ngayong Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo. Ngayon din po ay araw ng pangilin, kaya po tayo inaanyayahang kumain ng isang beses lamang na busog. Ito'y sa may mga kakayanan lamang. Ha? Kung kayo ay diabetic, ay kung gusto na ninyong mamatay, edi huwag kayong kumain. Sa may mga sakit, hindi po ito ipinatutupad. Para lamang ito sa may mga kakayanan na magsakripisyo. Huwag niyong ipilit kung hindi kaya. Ano po? Kakain ng isang beses lamang na busog ngayong maghapon. At paalaala po. Ano po? Paalaala lamang sa ating lahat. Ginagawa na ng marami, nakakatuwa. Ano po, kaya kayo may makikitang ilang mga server na pagkatanggap ninyo ng komunyon, kayo ay pinauupo na. Hindi na po natin kailangang magbow o mag-genuflect
pagkatapos nating tumanggap ng komunyon. Pagkatanggap ng komunyon, gigilid ng kaunti, isusubo ang ostya, babalik na sa upuan. Kasi po yung ating binabawan at ginegeflectan dito ay tinanggap na natin. Parehas pong Kristo yon, ano? So pagkatanggap ng komunyon, isusubo, babalik ng tahimik sa upuan para magdasal. Hindi na kailangan magbaw o mag-geneflect dito sa harap. At sa pagtanggap ng komunyon, ang sagot po doon ay amen. Sagot nga po kayo, katawan ni Kristo. Amen. Ano? Hindi po ang sagot doon ay hi po, Father. Hindi yun ang sagot, ha? Ang marami sa inyo ay katawan ni Kristo. Father, narito po kami. Hindi ho yun ang sagot doon. Ano? Iwasan ninyo na bumati sa pari sa oras ng komunyon at nakakahiya sa Panginoon. Kung gusto ninyong bumati sa pari, gawin po ninyo pagkatapos ng banal na misa. Huwag po nating isabay doon. Ano po, ang iba sa inyo ay katawan ni Kristo. Thank you po, Father. Hindi ho yun ang sagot doon, ha? Ang sagot lamang ay amen. Okay? Para po yun sa ating kabatiran at pagbibigay galang sa Panginoon. Salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan po naming pananatilihin ninyo ang katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan ang panalangin pong ito ay para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan.
Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating mga tagapaglingkod at sa inyong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Mamuhay lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang.